We are continuing our series on Galatians, and today, brothers and sisters, ang titingnan po natin ay ang verses 26, 27, and 28. Alright? Siguro sasabihin natin bakit 3 verses lang, pero this is going to be quite a full word, a full message. Binawasan ko na ito ng isang verse, next week na lang yung isang verse, kasi po medyo mahaba po ito. Alright, so basahin natin ang Galatians chapter 3, 26 to 28. It says here, "So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus." The title of our sermon today is Equality and Unity in Christ. Alright? At ano po ang atin pong unang-unang dapat nating makita muna sa context of this, no? We've reached yung climax itong pinag-aaralan natin from chapters 1 to 3. At ano po yung climax ng chapters 1 to 3? Na tayo po ay maging mga anak ng Diyos. Alright? That we are called to be sons of God. To be a child of God, to be a son or a child of God, it is the crowning blessing of being redeemed. Alright? It is the crowning blessing of being redeemed. So, ang kaloob doon sa tayo'y maging justified ng Diyos by faith is that pinibigyan tayo ni Lord ng status na bago. At yung status na yon ay ginagawa niya po tayong mga anak niya by adoption. Alright? So, yung status na yon ay binibigay ng Diyos sa lahat ng naniniwala at nananampalataya sa Panginoon. Alright? So, now God gives us a new status, and that status is that we are sons and daughters of God. Now, when we look at these verses, paulit-ulit makikita natin yung words na Christ, Jesus, Christ, Jesus. And most of all, we would read the word all. Tama po? Nakita natin dyan, you are all children, all of you, all one. Paulit-ulit yun. Bakit po kaya ganoon? These keywords emphasized to the Galatian church that Jews and Gentiles alike are full members of God's family through faith in Christ. Kaya po yung atin pong topic at sermon title ay equality and unity. Kasi paulit-ulit yung all. Bakit kaya po ganun? Brethren, the focal point of our faith is Christ. And being in the Lord, we will find that all who put their faith in Christ are children of God, and they are equal, and they are one in Christ. Alright? So, there are 3 things that we will look at this morning. Kapag tayo po ay na kay Kristo, meron pong pagkakapantay-pantay at pagkakaisa sa 3 bagay. Sa pagiging mga anak ng Diyos, verse 26. Sa pautismo ng Panginoon at sa pagiging clothed natin ni Kristo, verse 27. At yung pong pinakalast, equality and unity is beyond social barriers. Okay? So, papaspasan natin yung numbers 1 and 2 kasi madalas na naman natin itong itinuturo. Ano po? So, we will give more emphasis doon sa pinaka-last, which is yung it is beyond social barriers. But again, bago mo marating yung number 3, kailangan meron ka muna ng first 2. So, hindi ko po i-discuss sa atin yung verse 29. Alright, nito pong passage, nito pong talata po natin. I-coconnect natin yan next week. Kasi po kapag tayo po ay na kay Kristo na, alam nyo, ang isa sa mga bigay ng Diyos sa atin, tayo po ay kanyang mga tagapagmana ng kanya pong kaharian. So next Sunday, I hope that we will all look forward to the message because nandoon yung isang favorite Christmas verse na meron po yung chapter 4, no? And I'll just discuss that next Sunday. So let's look at first and foremost that there is equality and unity in being children of God. Okay? Meron pong pagkakapantay-pantay at pagkakaisa sa pagiging mga anak ng Diyos. Sabi rito sa verse 26, "So in Christ Jesus,
ano po, in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Mga kapatid, hindi tinuturo sa Bible, hindi tinuturo ni Jesus at ng kahit na sino sa mga apostles, yung tinatawag po na universal fatherhood of God. Okay, hindi po yun tinuturo sa Bible. Yes, God is in a sense father because he is the creator and the sustainer of all things. Correct? Opo, in that sense, yes, he is the father of all creation. Ano po? But when we are talking about relationship, when we're talking about His Spirit being in our hearts, all right, not everybody is a child of God. It is only when we come to faith in Christ. It is only when we put our whole trust in Christ and in His finished work that we become a true child of God. So, bakit ito mahalagang mahalaga? The Gentile Christians especially needed to hear that they are all children of God. Kasi yun na nga po, the context of this was that the Judaizers were telling them that only the Jews were children. That the Gentile Christians were considered as second-rate members of the family. So until they get circumcised, until they follow the Mosaic law, the Gentile Christians could not be considered siblings. At the most, they could only be considered cousins. So, mga pinsan lang sila, pero hindi talaga sila mga kapatid. So, ang lungkot po, tama po. So, hindi pantay ang tingin ng mga Judaizers dun sa mga Gentile Christians. Ngunit ang sinasabi po ni Pablo dito po sa verse 26, ay hindi yun totoo. Okay? But in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Amen? In Christ Jesus, you are all children of God through faith. So, pwede kong tawagin ng Panginoon na tatay ko, pwede rin tawagin ng sino man na kay Kristo ang Diyos na tatay rin niya. Ano po? So, hindi po ito nakabase, ano po, kung Jew or Gentile tayo. Alright? So, here we will find that Paul was affirming the Gentiles and he was welcoming them into the family of God. So if by faith they have received Christ and they have received the Spirit of Christ, then they are automatically children of God. All right? They are automatically children of God. So ito ay ina-affirm ito ni Paul. All right? Ina-affirm ito ni Paul. Ini-welcome niya yung mga Gentile Christians na wala kayong dapat ikabahala, ika-worry. All right, wala kayong dapat i-question sa inyong not kayo ay hindi mga anak ng Diyos. You are all Christ's children by faith. All right? Now, siguro let me just insert this. You know, brethren, sobrang feel namin yung katotohanan nitong you are all children of God through faith. Nung tayo po ay nung kami, all right, ay nanumbalik dun sa gospel, alam nyo po yon ano. So, it has something to do with the past history of our church. And hindi ko makakalimutan yung goodness, yung grace, yung love ni Lord. Ano po, nag-attend kami ng isang conference, meeting actually ng isang group of pastors. Alam nyo po yun, ano po. So actually, it was sort of like a reconciliation with some pastors who left the former ministry that we belonged to. Alright? And alam nyo po, lahat naman sila very, very caring, very loving, ano po, napaka-grabe yung heart and love. But one thing we couldn't forget was how one of those pastors welcomed and affirmed us. He really made sure we are welcomed and affirmed. That's Brother Mel. All right, that's Pastor Mel Caparos of Living Word, no? Such that we saw each other for the first time, we met each other for the first time, tapos kaagad-agad, ano po, inimbitan niya na kami agad-agad sa Living Word Cebu. No? Pagdating sa Living Word Cebu, ano po, pinakilala niya kami sa church, pinag-handle niya na kami ng isang conference, pinag-preach niya na kami behind, pinag-preach na po ako sa pulpit po niya, no? And I was thinking hindi naman niya ako kilala pa, ano? Pero ganun yung relationship na we felt so affirmed, we felt so welcomed into the family of the Lord.
marami pa pong examples of how the people of the Lord affirmed and welcomed. And that, hindi, kumbaga parang yun yung pakiramdam na magkakaisa tayo kay Kristo. In fact, meron akong i-explain sa inyo na napakahalaga. Napansin niyo po, dito sa NIV ang nakalagay, "So in Christ Jesus, you are all children of God through faith." Alright? Ang ginamit ng NIV ay children. Mas inclusive yung word na yon, di ba? Pag sinabi mo children. Pero pag tinignan niyo po yung sinatawag nilang New American Standard, alright? New King James Version, actually hindi children ang ginamit. Ang ginamit, sons. No, syempre, sa context natin ngayon, pag sinabi mong sons, lalaking anak. Ano po? Pero mga kapatid, merong reason si Paul kung bakit ang ginamit niya, sons, hindi children. Alright? In the Greek, this word children or sons is huioi. Okay, nakita natin. It's huioi. And you know what? Ang ibig sabihin ng huioi or ng son is a legal heir. Okay? A legal heir. What does that mean? You know, in most ancient cultures, ang mga babae po or daughters, hindi sila nakakapag, wala silang mana na property sa kanilang mga magulang. Ang mga daughters, para lang sila magkaroon ng status sa ancient society, kailangan mag-asawa sila, magkaroon sila ng anak. Tsaka lang sila magkakaroon ng rights. Pero pag hindi sila nag-asawa, wala yun. Pero ang sinasabi rin ni Paul, both men and women, both male and female, alright, are legal heirs. Alright? Are legal heirs. All believers adopted by God through faith in Christ receive at once the status of a young adult son who is already a legal heir. Alright? So, ibig sabihin nun, kumbaga sa legal, ano po mga ibig sabihin pag ikaw ay legal heir? Ibig sabihin, anytime, pwede mong kunin yung mana mo. Anytime yun, pwede mong kunin, pwede mong enjoy kasi nasa legal age ka na. So, pag sinabi ng Panginoon, sinabi ng Bible that you are all sons of God, we are all legal heirs. So, pag tumating mga kapatid si Jesus Christ ngayon, ano po, lahat po tayo, kaagad-agad, ano po, lahat po tayo kaagad-agad ay pupunta sa langit, no? Lahat-lahat po tayo kaagad-agad ay may-enjoy natin lahat ng meron si Lord kasi tayo yung mga tagapagmana niya. Actually, ngayon pa lamang ay na-enjoy na natin yung kayamanan ng Panginoon. Kasi binigay niya na sa atin yung first fruits ng banal na Espiritu. Amen po? That is why, yung born again Christian na kahapon lang na born again, alam niya na yung pag-ibig ng Diyos. Alright? Meron na siyang capacity na pag nagbasa siya ng Bible, kahit hindi niya yun maintindihan, nandun na yung thirst, nandun na yung longing, nandun na yung simple understanding na anong ginawa ni Lord para sa kanya. Alright? So, bakit po? Kasi binigay na sa kanya ng Diyos, ng Panginoon, ang banal na Espiritu. So, he is already a legal heir. Amen? So, yun yung unang-una. And we are all equal when it comes to sonship. The second one is baptism and being clothed with Christ. So, in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Mamaya may ibabaptize tayo. Alright? Again, ano bang ibig sabihin ng water baptism? Water baptism is a symbol. It is a sign of our conversion that we are now one with Jesus Christ. Alright? It is a sign, it is a symbol that we are now one with Jesus Christ. Water baptism is not an instrument of salvation. It's not a means of salvation. Rather, it is a symbol na Christian ka na. Kaya po, weird kapag ayaw mong magpabaptize. Alright? Weird yon kapag papaptize ka na. Weird. Kasi pag hindi ka pa, pag Christian ka na, you think you're a Christian, pero ayaw mong magpa-water baptize because it is a commandment of the Lord. It is a sign that you're now one with Christ in His death and resurrection. So, when we are, when we become Christians, actually, binabautismuhan na tayo ng banal na Espiritu kaagad-agad. This is a literal water baptism. But when you become a Christian, the Holy Spirit already baptizes you into Jesus. He baptizes you already into the body of Christ. No? So that is why merong-meron pong sensing na you're one with God's people. Kasi bakit po? Ano po? It's the Holy Spirit that makes you one with His church. All right? So sabi po dito, let me read to you Ephesians chapter 4, verses 4 and 5.
There is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Amen? Now, sabi pa rito sa verse 27, for all of you who were baptized into Christ, sabi po rito ay ano, have clothed yourselves with Christ. All right, you have clothed. Ano ba yung sabihin ng clothed? Sinuot mo si Lord. Okay, nagbihis ka ng bagong damit. At yung bagong suot na yon o bagong damit na yon ay si Jesus. Ay si Kristo. No? So you are now clothed with Christ. So napakaganda po nung image na gustong ipakita rito ni Pablo. Ano po? Na pag tayo isa na kay Kristo, suot-suot natin ang Panginoon. Mga kapatid, kapag may suot ka, di ba? Kahit saan ka magpunta, dala-dala mo yung kasuotang yon. Tama po? Kahit saan ka magpunta, no? Wherever you go, no? Suot-suot mo yon. At ano po ang ibig sabihin po noon? When we are wearing certain clothes, our clothing tells others who we are. In one sense, no? Nababanaag na yung kung sino tayo, no? Sa clothing pa lamang natin. But to say that Christ is our clothing, it is to say that our ultimate identity is found in Christ. Okay? Our ultimate identity. Pag ikaw ay nakabihis na kay Lord, your ultimate identity is now in Christ. Ikaw ay hindi na labeled according to your past or depending on how others judge you or depending on how others think of you. No, you are now identified with Jesus because you're now wearing Jesus. Amen po. So yun, napakahalaga po nun mga kapatid. So sa Gentile believers, sa Galatians, importante itong marinig nila. Kasi kahit na hindi sila mga Hudyo, kailangan nilang malaman na it doesn't matter kasi suot na nila si Christ. Alright? Suot na nila si Christ. It also means that we are clothed with the perfect righteousness which covers of Christ, which covers our nakedness. Ang ibig sabihin nito, yung pong perfect righteousness covers our guilt, it covers our shame because of the righteousness of Christ. When God looks at us, He looks at us as perfect because we are in Christ. And what else? When we put on Christ, it means that every aspect of our life is submitted to His Lordship. Alright? So kapag tayo isuot-suot natin si Kristo, walang bahagi sa iyong katawan na hindi mo po pwedeng sabihin na hindi nasasaplot o na ko-cover ni Christ. So lahat ay under sa kanyang pagiging Panginoon. When we put on Jesus, it means it is a moment-by-moment dependence and awareness of Christ and our need of Him. Amen? It is a moment-by-moment dependence and awareness of Christ of our need of Him. So, brothers and sisters, ito yung unang dalawa pagdating sa ating pagkakapantay-pantay. Pantay-pantay po tayo pagdating saan? Sa pagiging legal heirs, sa pagiging sons of God. Santay-pantay tayo saan? Sa pagiging isa kay Christ through the baptism of the Spirit. Pantay-pantay tayo saan? In being clothed with Christ. Ang identity natin ay si Christ. Ano po? Pantay-pantay po tayo saan? Sa pagiging, ano po? Sa ating pong perfect righteousness who is Christ. Now, the third is that there is equality and unity in Christ and beyond verse 28, social barrier. Sabi po rito sa verse 28. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Alam niyo po bang itong verse 28? They say that this is the most socially explosive Bible verse in the Bible. All right? They consider this as the most socially explosive verse in the Bible. So it's like the Magna Carta when it comes to equality. So explain natin ito. Dahil tayo po ay nakay Kristo na, tayo lahat ay mga anak na ng Panginoon, isa kay Kristo sa bautismo, sa kanyang pagkabautismo natin sa kanya. Ang ibig sabihin po nito ay wala na pong mga social barriers.
Ayon po sa atin pong lahi or race, ayon po sa atin pong social class, ayon po sa atin pong gender. Okay? So, wala nang, ano po, hahadlang or hindi na po tayo mahahadlangan nitong mga tinatawag na social barriers based on race, Jew or Gentile, class, male and female, slave nor free, and gender, male and female. In Christ, these barriers have been removed because being in Christ transcends our social categories. Alright? Being in Christ transcends our social categories. So, tingnan natin po ito. Now, alam nyo po, yung pagkaka-interpret dito sa Galatians 3:28, some question kung ito ay merong implications pagdating sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, yung iba sinasabi nila, hindi, yan ay tungkol lamang sa salvation. Hindi siya, it has nothing to do with social or with everyday life or beyond our salvation. So, ang ibig sabihin nung it doesn't matter if you're Gentile or Jew, slave or free, etc., male or female. Ibig sabihin lang nun, we all equally need the Lord. Amen! We are all equally saved by faith in Christ. Amen! We all equally need the blood of Jesus Christ. Amen! Ngayon, ito ang tanong. Kung dun lang sa level na yon, ano po, yung ating usapin, at hindi po ito magkakaroon ng epekto o bunga dun sa ating relationships as a community, as a church, ano po, ito ang mangyayari. To give an example, ito, nakuha ko po ito sa libro ni Philip Ryken. To give an example, in the history in the past, ng slavery po sa US, in one of the recorded history ng mga Presbyterians, consider these words of bigotry from a 19th century sermon. Sabi nung pastor, "You slaves will go to heaven if you are good. But don't ever think that you will be close to your mistress and master. No, no, there will be a wall between you. But there will be holes in it that will permit you to look out and see your mistress when she passes by." So that's really, really weird, all right? You are saying that these Negro slaves are saved, that they will go to heaven, and yet doon sa kanyang pagpipreach, ano po, sinasabi mo, ano po, na hindi pa rin sila makakawala doon sa kanilang pagiging, ano po, slaves. No? They will still be considered inferior. Ito nga weird kasi hanggang heaven, ganun pa rin. Ano? Hindi pa rin sila equal ng mistress niya. Ano po? So, imagine if you were one of those Negro slave Christians. You were listening to that, no? And yet, you are told that Jesus died for your sins, and yet this is how you're treated inside your church. All right? Sabi po ng isang Bible scholar, this is a first-rate scholar, his name is Craig Keener. Hindi po pwede na itong 3:28 na ito, wala po itong transformative implications pagdating po sa atin pong relationship sa isa't isa. One cannot fully isolate chapter 3 verse 28 from relevance to social contexts, since social conflict informs the entire letter. Alright? So, hindi mo po pwedeng sabihin wala itong relevance dun sa social categories nung panahon na yon, kasi yun na nga yung problem. Alright? Yun na nga yung problem. Okay? Kaya po, hindi po pwedeng superficial reading lang. Kailangan nating makita ano ba yung problem nung church na yon. And the Jews were discriminating the Gentile Christians. Alright? So, that's why nagkikuntuhan kami ni Brother M. We were discussing this verse. Sabi nga ni Brother M, sabi niya, kung salvation lang ang pinag-usapan, bakit in-include pa ni Paul yung neither slave nor free? But in-include niya pa yung nor male and female. E di dapat neither Jew nor Gentile na lang. Pero ba't kailangan niya pang i-include yung other social categories na yun? Ano po? Because they have implications when it comes to our relationships. The kingdom of God is often called the now and the not yet. Alright? So, ano ibig sabihin nun?
Tayo ngayon, nasa atin na si Lord. Experience na natin yung bagong buhay bilang Christian. Pero alam niyo po, hindi pa full yung redemption. Mangyayari yung redemption, yung fullness na yan, pag dumating ang Panginoon for the second time. It's going to be a full redemption where we will be glorified. All right? There will no longer be any presence of sin, etc., etc. Ngayon po, we cannot expect na yung salvation, that equalizing factor pagdating po sa salvation, hindi po pwedeng wala itong epekto on how we view each other now, the way we treat each other now, and the way our church communities function now. Alright? So, hindi po pwedeng wala itong transformative effect dun sa existing na atin pong church, no? Sa existing na church ng Panginoon. Alam niyo po, itong chapter 3, verse 28, Bible scholars say that this is most likely a catechesis, no? Nandito ba yun, Brother Alice? Wala? Ay, wala. Okay, it's all right. Ang ibig sabihin nun, it's an oral instruction. So, hindi lang dito sa chapter 3, verse 28, diniscuss ito ni Paul. Pero po ay makikita rin natin yan sa 1 Corinthians 12, 13, Colossians chapter 3, verse 11. Pero hindi na natin pupuntahan yung mga verses po na yon dahil wala na tayong oras. Pero if you're asking, binanggit din ba ito ni Paul? Opo, no? Binanggit niya rin ito sa iba pa pong mga passages, no? 1 Corinthians 12, 13, Colossians 3, 11. Ano ba yung context ng panahon ni Paul when it comes to social barriers? For example, a Jewish man must reside, ay hindi, tingnan muna natin yung sa ano, sa Greeks. Tingnan natin yung sa Greeks. Next slide, please. Okay. The prayer sometimes attributed to Socrates in which a Greek man gave thanks to God that I was born a human being and not a beast, next a man and not a woman, thirdly a Greek and not a barbarian. Alright? Meron ding version yung mga Jews. Tingnan natin. A Jewish man must recite 3 benedictions every day. Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who has not made me a foreigner. Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who has not made me a slave. Blessed art thou, O Lord our God, King of the universe, who has not made me a woman. Alright, so imagine araw-araw, a Jewish man would recite this every day. Alright, every day. Okay, so yun yung context. Kaya, for Paul to say that there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor male and female, but you are all one in Christ, you could imagine kung ano yung binabangga ni Paul. Alright? You could imagine kung ano po yung binabangga niyang culture. Alright? Now, let's continue. What other scriptures was Paul basing this most explosive verse on Christian equality? Paul should know this prophecy in Joel about the messianic age. Okay? So, hindi ito inimbento ni Paul. Makikita natin ito na this was actually a prophecy made by Joel about the messianic age. Basahin natin yung chapter 2, verses 28 and 29. Sabi rito, kinote din ito pala ni Peter sa sermon niya, yung first sermon niya sa Acts. And afterward, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. So it's so clear. Wala pong conditions. Yung pagbibigay, pagpo-pour out ng Diyos ng kanyang banal na spirito. Amen? The pouring out of the promised Holy Spirit is given regardless of social barriers. So, hindi nag-iisip si Holy Spirit, pupuspusin ba kita? Slave ka eh, huwag na lang. Pupuspusin ba kita? Babae ka eh, huwag na lang. Hindi po ganun. Kasi anong mangyayari kapag ganun ang turo? Umabalik tayo sa merits, sa works righteousness. Ibig sabihin ng pagiging Christian, ano po, and all the benefits that go along with it, ibig sabihin nun, nakadepende siya sa tao pa rin. Alright? So, wala pong merit, walang merit,
na pwede tayong angkinin na it's because of us kaya tayo na-save. Kaya tayo pinuspos ng banal ng Espiritu. Lahat ay grasya lamang po ng Panginoon. Amen? Alright. So, tingnan natin yung sunod. Tingnan pala natin yung first. Racial distinctions. Yung unang-una. There is neither Jew nor Gentile. It is clear that Christ, by His blood, removed already the dividing wall of hostility between Jews and Gentile. Ephesians chapter 2, verse 14, "For He Himself is our peace, He who has made the two groups one, and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility." Alright, so may background na tayo nito kasi pinag-usapan na natin ito ng ilang beses. Ano po? Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household. So, ang sinasabi po rito sa there is neither Jew nor Gentile, ang sinasabi po rito is that cultural, racial divisions, ito ay wala pong parte sa body of Christ. Okay? Amen! Alright, cultural, racial divisions have no part in the body of Christ. Hindi yun nakakatulong. At hindi yun bahagi, mga kapatid, ng katawan po ni Kristo. Now, ang hindi ibig sabihin ito, ano po, naburado na po yung pagiging, kunyari, pagiging Asians natin. Hindi ibig sabihin ito, naburado na yung pagiging Aprikano ng isang Aprikano, yung pagiging Middle Eastern, ano po, ng isang Middle Eastern. Hindi yun ang ibig sabihin na naburado na yung pagiging puti ng isang European. Ang ibig sabihin lamang po nito ay yung mga pagkakaiba-iba na yon, yun ay irrelevant na. Alright? Yun ay irrelevant na. Dahil po, ano po, yung pong ating pagiging mga anak ng Diyos, it already transcends those cultural or racial barriers. Those things don't matter anymore eternally. Our sonship, our receiving of the Holy Spirit, our perfect righteousness are the ones that really matter eternally. So, ang ibig sabihin din po nito is we can no longer boast of the color of our skin, the culture, the language that we speak, because we all know that everything is just by grace. Alright? So, amen po. Alright, so pantay-pantay ang pagtingin at pagmamahalan sa isa't isa. Ang ibig sabihin po nito ay dapat po nating tanggapin ang isa't isa. Kailangan po nating mag-associate sa isa't isa kahit po iba-iba po tayo ng lahi o culture. Alam niyo po, this is very, very hard sa mga international churches. Ano po, o kaya po sa mga, dito kasi sa atin, tayo naman puro pure Pinoy tayo eh. Pero what about, for example, yung pinagdaraanan nila ngayon sa US, di ba, na meron silang issue tungkol sa mga immigrants. Grabe, no? Ang hirap, no? So, yung pastor, kaluluwa kasi yun eh. Yung mga immigrants na yun, paano man sila nakarating sa Amerika, souls yun. So, pakikitaan mo ba sila ng humanitarian, ano po, kindness? Di po ba? O sasabihin mong, di, lumayas ka rito kasi hindi mo sinunod yung ano. So, ang hirap ng situation nila. Ano po? So, kaya po, of course, hindi mo pa rin maiiwasan na meron talagang barriers. Kasi, kunyari po, sa ibang mga church, kunyari sa, yun na nga, sa US, di ba? Nababalitaan namin, di ba, na meron talagang mga congregations na specifically for Pinoys, specifically for Koreans, specifically para sa ganitong lahi, no? And merong reason, pero kumbaga, pag nagsama-sama sila, ibig sabihin, included sila dun sa buong body of Christ, no? Kaya nga po, hindi natin ma-experience yung perfect unity nito hanggat nasa flesh tayo. Kasi nandito pa tayo sa mundong ito eh, kung saan nananaig yung sarili natin. Ano po? But when we reach yung future, ano po, those things don't matter anymore. So we should accept one another, associate, love one another, regardless of racial and cultural barriers. Amen? Okay. Puntahan natin yung pangalawa. Ito naman yung tinatawag na class distinctions. Okay? There is neither Jew nor Gentile, neither slave
nor free. All right, neither slave nor free. Hindi na natin ito ma-imagine sa panahon natin kasi wala nang slavery ngayon. All right? But during the time of Paul, during ancient history, ang slavery po ay given. Okay? Given po 'yon. Ibig sabihin, pag pinanganak ka, free ka ba o pinanganak ka with pinanganak ka na ikaw ay alipin. All right? So given 'yon sa mga cultures po noon, either your most of the cultures, halos lahat. But as far as yung tinatawag na Greco-Roman culture ni Paul, nung panahon ni Paul, ine-emphasize po nung panahon na yon yung stratification or yung social categories. Okay? Ang mga alipin po, hindi sila free men, meaning wala silang rights. Sila po ay treated, sila ay ari-arian. They were treated as property. Okay? So hindi sila po pwedeng tayo kung gusto natin magborakay, punta tayo sa Boracay. Yeah? Gusto nating bumili ng gusto nating kunin tong kursong ito, gusto nating mag-abroad. No? Meron tayong freedom. Yung slaves, walang ganun. Siya ay property. Gagawin nung kanyang master sa kanya, ano man ang ipagawa sa kanya. Pag sinabi sa kanya, huwag kang maligo ng isang taon, hindi siya maliligo ng isang taon. Ganun po yun. No? Kasi wala kang choice. Slave ka eh. You're treated as a property. If a master passed away, the entire estate, including his slaves, were either sold or distributed. During the time of Paul, free persons did not eat with their slaves. All right, hindi sila kumakain kasama po yung kanila pong mga alipin. Meron pong isang Roman lawyer, he's called Pliny the Younger. Interesting, sabi niya, illness is the same in a slave as in a free man. Okay, ano ba ibig sabihin nun? Illness. Hello? Wala? Okay, sige. Ako pala yung may kasalanan. Sorry. Okay, so sabi nitong si Pliny the Younger, illness is the same as in a slave as in a free man. So ang observation ni Pliny the Younger, bakit kaya mayroong slavery? Eh samantalang pagdating naman sa sakit, tinatamaan ng ubo, ng sipo, ng tuberculosis, ng COVID-19, no? Ikaw man ay free man o ikaw man ay slave, walang pinipili yung sakit. Tama po. Pero ang napansin ni Pliny the Younger, sabi niya, pero yung mga doktor nung panahon na yon, they obviously treat the free men much better than the slaves. So, yun na po, kita na natin, ano po, yung cultural discrimination nung pong panahon po na yon. This is why one cannot say that equality in Christ is only confined to the next life and could have no impact in the social life of the church. Equality in Christ means that there are no superior or inferior Christians. It means that your social status should not make you either proud or inferior because your social status has no bearing in your being a child of God. Amen? So, grabe, di ba? So, kung mayaman ka, tulad ditong panahon na to, you're a free man, no? May business ka and all those things, that should not make you proud. Kasi wala namang bearing yan sa yung status o salvation sa Panginoon. Alright? Now, kung ikaw naman ay ano, alipin, at Christian ka na, nung panahon ni Paul, hindi ka dapat mangliit o maging feeling mo na inferior ka sa iba. Ang galing po, di po ba? No? Hindi mo dapat marama na ikaw ay lesser of a human being just because you're a slave. Bakit po? Burado yun. Dahil sa mata ng Diyos, pantay-pantay, dahil yun na nga, magsimula tayo sa verses 26 to 27, you are all children of God through faith in Christ. You are all baptized into Christ. You are all clothed with... May mas mataas pa ba kaysa kay Christ? Wala na, di ba? Children of God ka na through Christ. One with Christ ka na. Sinuot mo pa si Christ. Ano pa ang pupwede mong ipagmalaki? Eh si Christ na yung katugatugan. Amen po. Siya na yung katagutugan ng identity natin. So, when we say that, wow, you know, I have these things that I can be proud of, hindi po yun correct. No? So, ito'y magkakaroon ngayon ng implications doon sa
relationships po ng bawat isa. In 1 Corinthians chapter 7 verse 22, hindi po inattempt ni Paul na baguhin yung social order. Okay? In fact, in 1 Corinthians 7:22, when I say social order, yung larger, no, yung Roman Empire, hindi po. Sabi rito sa verse chapter 7 verse 22, "Were you a slave and you were called? Don't let it trouble you." Okay? Don't let it trouble you. "Although if you can gain your freedom, do so." All right? "For the one who was a slave and called to faith in the Lord is the Lord's free person. The one who was free when called is Christ's slave." All right? "You were bought at a price. Do not become slaves of human beings." Alam niyo po, let me just give an example. Si Sister Riza, na nag-share siya ng kanyang testimony, sabi niya, tawag niya kay Sister Bing, "Madam Bing." Okay? Kasi grabe yung ano niya, grabe yung kanyang gratitude, pagmamahal kay Sister Bing. Ano po? Pero alam mo, Sister Risa, Madam Risa ka din. Okay? Hindi lang si Sister Bing ang madam. Madam ka din. Alright? Kaya ang ibig sabihin is, naintindihan po natin, ano? Kung yun yung gusto nating tawagan sa isa't isa, lahat tayo madam. Okay? Lahat tayo madam. So, madam na madam ka, Madam Riza. Okay? Naintindihan po natin, ano? Mga kapatid, hindi mo dapat ikahiya o ikapangliit sino ka man. Sino ka man. Okay? Ano man ang iyong pinag-aralan, ano man ang iyong salita, ano man ang iyong kulay, ano man ang iyong background, hindi yun mahalaga. Hindi yun importante. Importante, si Kristo nasa iyo na siya. Amen po. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Kaya, madam. Alright? So of course, we call each other sister, brother, ano po. So, but that love for one another, we feel it, no? Because we are all pantay-pantay. No? We are all equal in the eyes of God. Now, eto po, on the practical level, meaning in the church community, so that's one example, where members are now equal, ano pa po ang implication nitong brotherhood na to or nitong equality na to? Sabi ni F.F. Bruce, again, he is an eminent scholar, okay? Sabi niya, this could mean, for example, that someone who was a slave in the outside world might be entrusted with spiritual leadership in the church. And if the owner of the slave was a member of the same church, he would submit to that spiritual leadership. Alright? So talagang, ano po talaga ito? Explosive talaga ito. No? So, slave ka, oo sa labas. Pero sa loob ng church, kung ikaw ay pinagkalooban ng Diyos ng gifting sa pagpipreach, gifting ng spiritual leadership, it doesn't matter. Alright? It doesn't matter. Magpipreach ka kahit slave ka. At yung free person magsasubmit. Bakit? Pantay-pantay. Alright? Ngayon, bigyan natin ng example. Si F.F. Bruce lang ba yung nagsabi nito? Hindi po, kasi kitang-kita yan sa relationship ni Paul kay Philemon at saka kay Onesimus. So let's read Philemon, Philemon chapter verses 12 to 17. Alam na natin yung context nito, di ba? Si Philemon, slave owner. Tapos, meron siyang slave, alipin, na ninakawan po siya. Okay, ng ulimbat. Tapos ano nangyari? Tumakas. Ngayon si Onesimus, naging Christian siya. Okay? Tapos ano po? Naging worker siya ni Paul. Okay? Naging worker siya sa church. So, ngayon si Paul, ang gusto niya si Onesimus, isettle niya yung accounts niya kay Philemon, meaning, mag-sorry siya. Bumalik siya. So, kahit na meron na siyang bagong buhay, meron siyang unsettled business kay Philemon. So, sabi ni Paul ito. Ay sabi ni Paul kay Philemon, "I'm sending him who is my very heart back to you." Naku naman, pag nabasa mo to, di ba? Nanggaling kay Apostle Paul, na spiritual father mo, pag hindi ka pa naman, di ba? Hindi ka pa naman, asa na nga si Onesimus? Paputayin mo na nga dito, di ba? E dito pa lang, talagang heart-melting na yung letter ni Paul.
Sabi pa ni Paul, perhaps the reason he was separated from you for a little while was that you might have him back forever. O, diba ang drama? Ang drama ni Paul, no longer as a slave, but better than a slave, as a dear brother. Verse 17, so if you consider me a partner, wow, welcome him as you would welcome me. Alright? Welcome him. So kung ako darating, pakakainin mo ako ng lechon, pakainin mo rin si Onesimus ng lechon. Ganun yun. Welcome him. As kung irirespeto mo ako, si Onesimus, respetohin mo din siya. Paul, as a free man himself, talks about Onesimus in very endearing ways. Paul was exhorting Philemon to treat him the same way. A dear brother, a partner in the ministry. Now again, let me share with you how F.F. Bruce explained, sabi niya, the church provided a setting in which the master-slave relationship was irrelevant. Alright? The church provided a setting in which the master-slave relationship was irrelevant. If it could be established that Philemon's slave was the Onesimus who was the bishop of Ephesus half a century later, then this would provide sufficient evidence that former servile status was no bar to church leadership. Why? Because it appears that Onesimus became a pastor. Alright? It appears that Onesimus became a pastor. Alam niyo po, kunyari lang, no? I want to make this, ibaba natin sa church natin. Meron tayong ilang members dito, mga employees tayo ng isa sa mga kapatiran natin. Okay? So, si Brother Sam yun. Okay. For example po, si Brother Rodel. Okay? Si Brother Rodel. Wow, may calling. Nandito ba siya? Nasa baba. Okay. May calling, kunyari. Huwag sabihin sa kanya. May calling pala. Magpapastor. Kunyari lang. No, kunyari lang. Di naman ako si Lord. Tapos, nagkaroon ng opening, for example, sa Isabela. Kailangan ng pastor sa hometown ni Brother Sam. Okay? Anong mangyayari? Papadala natin si Brother Rodel. Now, ano siya? Employee siya ni Bro Sam, di ba? Eh, yung ano na yon, yung place na yon, hometown niya. Okay? Anong mangyayari? Si Brother Sam, pag nagpunta dun sa church na yon, na hometown niya, tapos si Brother Rodel, na former employee niya, hindi na siya boss. Magsasubmit siya kay Brother Rodel. Amen po! No, yun yung ibig sabihin nun, ano? So, wala nang burado yun. Alright? Or, amen po ba? No? Burado yun, na, di ba? So, ganun kaganda yung gustong gawin ng Panginoon. Ano? Ganun kaganda yung pinakikita ng Diyos sa atin na the now and the not yet na ito, ganito na. Now, meron pa bang ibang examples sa church history? Aside from Onesimus, were there also other slaves who became pastors, bishops in the early church? One example is Calixtus, the bishop of Rome, early in the 3rd century. Okay? Sa Rome pa, kanyo, di ba? In AD 217 to 222, Calixtus was an ex-slave. Okay? Who else? Pius the First was, if not a slave himself, at least was the brother of a slave. Brethren, there is no call in the New Testament for the end of slavery as an institution. Hindi mo yun makikita. No? Walang sinasabi sa New Testament ano po na pawalan yung mga slaves. In fact, hindi to sinabi ni Paul kay Philemon. Wala siyang sinabi kay Philemon na pawalan mo si Onesimus. Wala siyang sinabing ganon. But most of the people of the first century couldn't have conceived of a world without slavery. But, listen to this, the teachings of the New Testament and the gospel of Jesus Christ had its impact in the eventual disappearance of slavery from the world. Alright? That is why this is, they call it the most socially explosive verse in the Bible. Now, yun na yung ancient times. Ngayon meron akong gustong i-share sa inyo, mga kapatid. It might surprise you, however, that there were Christians who were pro-slavery. Alright? It might surprise you that there were Christians, theologians who were pro-slavery.
Alright? No, so, kahit na meron ng Galatians 3:28, ayaw pa rin nilang tanggalin yung structure ng slavery. Examples. Augustine of Hippo. Saint Augustine. Example. John Chrysostom. Ito po hindi basta-bastang mga pastor, mga church fathers po sila. Alright? Now, tingnan natin yung panahon ng Amerika, yung slavery ng panahon ng Amerika. Do you know that in the United States, the great Calvinist revivalist George Whitefield supported slavery? Okay? Jonathan Edwards, they call him the most important theologian of America. He was a slave owner. Alright? So ngayon, anong ibig sabihin po nito? No? That's why, alam niyo po, yung convictions natin, hindi natin ito pwedeng ibase lahat sa paniniwala ng ating mga paboritong theologians o pastor. Okay? Hindi po pwede. Kasi everybody has feet made of clay. Alright? It's unthinkable that Jonathan Edwards owned slaves. It's unthinkable that Whitefield was pro-slavery. It's unthinkable that these theologians were pro-slave when it's so clear in 3:28. In the end, brothers and sisters, ano po ang atin pong dapat maalala para mamalagian? Only the scriptures, ang tawag dito sa Reformation, sola scriptura, is the ultimate authority. Alright? In the end, sola scriptura is the ultimate authority. It took hundreds of years for certain doctrines to be clearly developed, and social implications like slavery have had to work themselves out over the years. But again, ultimately, scriptures is still the final authority and scripture will be fulfilled. Now, basahin po natin yung susunod, gender distinctions. Verse 28. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Okay? So, today the Bible's teaching that racial and class discrimination should be prohibited in churches, tanggap na ito, fairly and widely acknowledged. Wala na tayong problema dun sa racial and class struggle. Diba? Hindi na yun issue para sa atin kasi alam na nating totoo yun. Alright. Pero pagdating dito sa pangatlo, nor is there male and female. Unfortunately, when it comes to the practical implications of nor is there male and female, the tendency is to restrict the church at a certain degree. Okay? The tendency is to restrict the church at a certain degree. Alright? Alam nyo po, nung inaaral ko to, kasi yung mga commentaries po na ginagamit ko, hindi po lahat yun egalitarian. Okay? Pag sabihin ng egalitarian, ang male at babae, equal sila. Alright? Especially pagdating sa roles nila sa loob ng church. Okay? Marami po roon, ang tawag sa kanila complementarians. Alright? Ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa babaeng pastor. Alright? Pero po, very, very useful. No? Ginagamit ko po sila and I truly, dearly love these men of God whom God has used to nurture my faith, to deepen me, to strengthen me in God's Word. Alright? So, meron akong isa-share sa inyo na isang commentary. At dahil love na love ko tong commentator na to, hindi ko sasabihin yung name. Okay? Kasi ayokong magkaroon tayo ng bias kapag kinote ko siya ulit. Alright? But this is what he said. Natatawa na lang ako nung binabasa ko siya. Sabi niya, then there are all the ways that women have been patronized and marginalized in the life of the church. We can recognize this and work against it without going to the unbiblical extreme of promoting women's ordination. Okay? So, dito ang sinasabi ng commentator na ito. Alright? Apply natin ito. I-apply natin ito. Pero, oops! Wait a while. Oops! Basta wag lang women's ordination. Basta,
yung ruling, yung shepherding a congregation, yung becoming a pastor, becoming an elder, oops, yun, but sa yung area na yun, hindi pwede. Alright? So, what is it about women's ordination? What is it about leadership by women, alright, that is still an issue even up to now? So, merong isa pang commentator na favorite ko. Love na love ko din to. Okay? Pero thank God, kasi ni isang line, wala siyang binanggit that he is against women pastors. His name is Timothy Keller. Sabi niya, the gender barrier, neither male nor female, this was perhaps the strongest barrier of Paul's day. Women were considered absolutely inferior to men. Even today, the application of this principle is the most explosive and controversial. Okay? But in any case, it was clearly revolutionary. Because women are equal in Christ before God, they must be seen to be equally gifted and able as men. Alright? So, this is Tim Keller. He's not egalitarian. He's a complementarian. Alright? But there you have it. In his commentary, he cannot escape the truth that that is what chapter 3, verse 28 teaches. That women are equally gifted and equally able as men. So, ano po ba ang revolting? Okay? What is it about women becoming pastors and elders so revolting to some Christians? So, marami namang Christian, wala silang problema na mag-Sunday school teacher, maging deaconess. Basta wag lang silang maging pastor. Basta wag lang silang maging elder ng church. So, bakit ba siya revolting? Ano? Alam nyo, pag-post lang ang Christianity Today ng isang article tungkol sa mga pastora ng early church, grabe na yung awayan doon sa comment section. Grabe na kung paano mag-revolt yung pong mga anti. Ano po? So, hanggang ngayon, medyo ano pa siya, no? Nandoon pa yung stigma, nandoon pa yung kakaibang reaction. If we will simply follow the logic of neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, both men and women are allowed to exercise spiritual leadership in church just as freely as a Jew, just as freely as a Gentile, just as freely as a slave, just as freely as a free man. What is it about leadership and authority that makes some Christians throw a fit and even become rude, all right, towards their fellow sisters in the Lord? Naintindihan po natin? So, nag-gets natin, ano, example, meron pong isang babaeng theologian na Pilipina, ang pangalan niya si Dr. Mel Bamagay. Nakita ko po, nakuha ko to dun sa paper ni Pastor Mel. She shows the absurdity of restricting women in practicing their gifts. Kasi ganito ang situation. So si Dr. Mel Bamagay, very, very, ano siya, in touch siya sa ministry, sa mission field and everything. Pero ito yung kanyang observation. Out in the mission field, the woman feels very much in her element. Excited siya, magpa-pioneer siya, parang si Sister Miles, yung ano natin dito, yung translator na taga Cebu, 'di ba, na nagmi-missionary sa Ifugao, no, sa Cordillera and everything. She feels very much in her element, once again able to exercise her gifts to the full and take initiatives in a tough pioneer context, no? Papasok sila sa mga sitwasyon, pwede silang mamatay, pwede silang magkasakit. But listen, once a church is planted, the dust has settled. She is told that she cannot continue leading her converts because mission policy dictates that a male missionary should now take over the very structure that she has put in place. Wow. All right? Why is it that a woman can teach male children but not male adults? Why is it that a woman is barred from preaching behind a pulpit but not from preaching in a smaller fellowship group? Why can a woman serve as a deaconess but not as an elder? These are but some of the rather arbitrary and bizarre distinctions being made in an effort to contain the women within the limited spheres of
influence. So what would you call that? No? What would you call that? It's unfair. Tama po. Yung babaeng missionary na siyang nagbuhos ng kanyang bugo at pawis, di niya yan po pwedeng pastulan na simply because babae kasi siya. Alright? So, yun yung situation. Nung nag-aral kami ni Brother M sa PBTS, alright, hindi naman namin natapos yung pag-aaral namin doon, ano? Pero ito po, the point is, nagkaroon kami ng isang professor na egalitarian siya, alright? Tapos, kinikwento niya sa amin, sabi niya, alam mo, hindi mo na mapigilan ng mga spiritual gifts ng mga babae. Sabi niya, sa maraming mga church. Kaya ngayon, ang compromise, mula Sunday school teacher, inaangat na nila yung title. Alam mo, kung ano na lang yung pinaka-compromise. Kasi hindi na nila talaga mapigil yung spiritual gifts. They want to preach the word of God. They want to preach the gospel. Ito na lang yung compromise. Tawagin na lang natin silang Bible woman. Okay? Diba? Basta, hindi sila pwedeng tawaging pastor. Hindi sila po pwedeng tawaging elder. Ano po? Tayo po dito, wala tayong problema, no? Kasi nandito nga tayo eh. Ang pastor ninyo po ako, di ba? Pero, alam nyo po, sa iba pong mga denominations, ano po yun sa kanila? Hindi yun po pwede. Alright? Hindi yun po pwede. Pero marami pong denominations na natawid na nila yun. Okay? Si Brother Sam, si Brother Leo. Si Brother Leo, for example, ang pastor niya before, babae, dun sa dati niyang church. No? So, ganun din si Brother Sam. I think meron siyang kapatid na babaeng pastor. Ano po? So, maraming mga denominations na tawid na nila yun. Kaya merong isang scholar sa UK, si N.T. Wright, nung tinatanong siya tungkol dito, sabi niya, kayo mong mga taga-Amerika, pag ito pinag-uusapan, no, at egalitarians kayo, no, nagpapalakpakan. Sa United Kingdom, sabi niya, pag ito na pinag-uusapan, naghihikab na lang kami. Sabi niya, bakit? Because we've settled this issue for a long time. Ang tagal na namin itong nasettle. Bakit? Kasi pag tininan mo naman talaga yung history ng UK, ano po, pronounced na pronounced, alin? Yung leadership ng babae. Di po ba? Ang golden age nila, si Queen Elizabeth. Yung kanila pong queen nung panahon ng industrial age, kung saan sabi nila, the sun never sets on the British Empire. That's Queen Victoria. Ngayon, kamamatay lang ni Queen Elizabeth. Ano po? Meron pa silang Iron Lady, si Margaret Thatcher. So imaginein mo yung kawalan sa UK kung nag-stick sila doon sa hindi ang leadership, pang lalaki lang. Ito po ba? Pero when you look, kaya sabi ni N.T. Wright, ano, kayo hindi nyo pa tumasettle, kami naghihikab na lang kami sa UK pag ito yung pinag-uusapan kasi we've settled this a long time ago. Alright? Now, bakit po ito sobrang issue? Okay? Ito ay sobrang issue. Pag siguro mawawonder tayo, bakit ano ba yung tinatayuan ng mga complementarians? No? Ano ba yung tinatayuan nila? May kukote ako ulit sa inyo. Again, hindi ko lalagay kung sino nagsabi. Kasi paboritong paborito ko to. Love na love ko tong pastor na to. Okay, but I'm not going to tell you who he is. Sabi niya, at the heart of mature masculinity is a sense of benevolent responsibility to lead, provide, protect women in ways appropriate to man's differing relationships. In the same way, at the heart of mature femininity is a freeing disposition to affirm, receive, nurture strength, and leadership from worthy men in ways appropriate to a woman's differing relationships. So, sinasabi nitong pastor na to, no, at the heart of being a man is to lead, and at the heart of being a woman is to follow. At the heart of being a woman is to be a subordinate. Kumbaga, you are in touch with your feminine self when you are, alright, when you are affirming the leadership of the males. Meron pang isa. Ito, sasabihin ko na kung sino yung author kasi hindi nyo naman siya binabasa at hindi ko rin siya binabasa. Funny, explain ko lang sa inyo paano ako nagkaroon ng book na to. Nagkaroon ako ng book na to, itong Lies That Women Believe by Nancy Leigh DeMoss.
Nag-attend ako ng isang, kami ni Brother M, ng isang pastor's conference. Pastor's conference. Tapos may lumapit sa aking pastor's wife. Sabi niya, Sister Anne, I think you need to read this book. Sabi niya. So, I think that's kind of rude. Correct? Because that's a pastor's conference and weird po yun eh. Alright? So, but it's alright kasi nabasa ko tuloy. Alright? So, sabi ni Nancy Laidemos, in Genesis 2:18, we find the first and clearest statement of why God created the woman. Uy, makinig kayo ah. Sabi na Nancy Laidemos, there you have it! God created the woman to be a helper to the man, to complete him, to be suited to his needs. Her life was to center on his, not his on hers. She was made from the man, made for the man, and given as God's gift to the man. Alright? So, eh, paano na ngayon, di ba, kung hindi ka nag-asawa? Para kang Oreo. Di ba? The cookie without the cream on it. Kawawa ka naman kung single ka forever tapos walang lalaking magkukumpleto ng buhay mo. Naintindihan po natin? So, ang weird. You know, weird. So, alam nyo po, nakakatawa, di ba? Pero, ano eh, naalala nyo ba yung movie ni Tom Cruise tsaka ni, ano, ni Renee Zellweger? Di ba? You complete me. Di ba? Pero ito, hindi si Tom Cruise nagsabi, babae yung nagsabi, you complete me. Di ba? So, hindi po ganun eh. So, for complementarians, ang basis ng subordination, ang basis nito, yung creation. Alright? O sige, creation. Genesis chapter 1, chapter 2, chapter 3. Pupuntahan natin. Na sinasabi daw doon, na nung nilikha ng Diyos ang mga lalaki, nilikha ng Diyos ang mga lalaki na kaloob doon sa kanilang pagkakalikha, sa kanilang design, ay yung role ng leadership. At kaloob naman doon sa design ng mga babae, ay yung sila ay ano, para sa lalaki. They are to be subordinate, okay, to the male. So sinasabi po roon that the nature of man is to lead, the nature of the woman is to follow and submit to this leadership. That God's intended role for the male person is headship in the home and church, and God's intended role for the female is subordination to male headship. Kaya nga po, inconsistent eh. Kasi how can you say na yun yung role ng lalaki, ito yung role ng babae, yet at the same time, pag nakinig ka ng news, pinakikinggan mo si Queen Elizabeth as complementarian ka. Paano yun, di ba? Nakikinig ka ng news, pero nakikinig ka sa babaeng politicians. Alright? So, paano mangyayari na ito pala yung paniniwala mo, pero sa'yo, sa bahay lang, tsaka sa church, pero sa politics, social areas, sa work, di ba? Ay, hindi yan na-apply. No? So, medyo, hindi na consistent yung theology. So, ngayon po, i-exegete nga natin yung verse 28, yung sabi po roon, nor is there male and female, no? Pag sinabing i-exegete, i-explain nga natin ng mabuti. Ano pang ibig sabihin pag sinabi ni Paul na nor is there male and female? Again, titingnan natin ang sinasabi po ng mga Bible scholars na magagaling. Ano po? Si Craig Keener ang sinasabi niya. When Paul used yung words na male and female, alright, yun po ay isang precise terminology. Hindi niya ito yung language lang na normal. That's precise terminology. It's a precise terminology that was taken from the creation account in Genesis chapter 1, verse 27. In the same way that when Jesus says, I am, in Matthew, Mark, Luke, and John, especially sa John, nagagalit yung mga Pharisees because Jesus would use a precise terminology referring to God who said, I am. Naintindihan po natin? So, ganun din dito. That was precise terminology that was referring to Genesis chapter 1, the creation account. Most commentators, therefore, say that this has something to do with Genesis 1:27. So, basahin natin yung Genesis chapter 1. Alam niyo po, kailangan ko itong i-explain na mabuti sa atin. Ano po? Just in case merong iba sa atin na baka nagigilty kayo na nakikinig kayo sa babaeng pastor. Alright? No? Just in case, napakadaming social media memes, ano po, na hindi ganon ang paniniwala po nila, ang kanila pong understanding. And
Can we actually sit down and listen and not feel discouraged at all, not feel any sense of guilt or any hesitation or apprehension na nagsisin ba ako kay God na nakikinig ako sa babaeng pastor? Ano po? That's why, sola scriptura tayo. Balikan natin yung authority ng scripture. In verse 26, then God said, "Let us make mankind in our image." All right? "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." Okay? Pagdating sa verse 27, makikita natin na yung mankind na yon, dinescribe ng Diyos, ano po, kung sino ba yung mankind na yon, magsisimula kanina yon. Verse 27, "So God created mankind in His own image." Alright? In His own image. In the image of God, He created, alright, ano daw sabi? Them. Alright? Singular ba o plural? Plural. Ano po sabi niya? Sino daw yung them na yon? Male and female. He created them. Verse 28, "God blessed," did it say, "God blessed Adam"? God blessed only the male. No, it says, "God blessed them." Okay? "And said to them," ano po? "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it." Ano po next sasabi? "Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living sea creature that moves on the ground." Alright. So, nasaan ang problema? Ang clear-clear naman ng Genesis chapter 1 na ano po? Both male and female were created together in the image of God. Alright? Parehong may mata si Adam, may mata rin si Eva. Alam niyo po, pareho lang eh. Saktong-sakto. Nakakapag-reason out si Adan, nakakapag-reason out si Eva. Diba? Parehong-pareho lang. Both male and female were commanded to rule. Dominion was given to both male and female. In other words, no distinction was made by God to give the man a superior position. Alright? Ngayon, pag ayaw mo pa rin yan, eh wala na ako magagawa. Okay? Eh, clear naman eh. Diba? It makes plain sense. If the literal sense makes plain sense, that's what it means. Alright? So we can't, hindi na natin pwedeng going mas deeper or mas profound pa yung Genesis because it's just so clear. So what was Paul envisioning when he said neither male and female? Again, sabi ni Craig Keener, Paul envisions a restoration of unity of male and female in the very beginning, before the judgment of Genesis 3:16, as part of the new creation which Paul is going to mention in Galatians 6:15, neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is the new creation. Alright? So, ano sinasabi dito ni Craig Keener? Bakit ito precise terminology na kinote ni Paul? Kasi dahil tayo ay na kay Kristo na, naalala po ninyo, Ephesians chapter 2, nagkikreate ang Diyos na tinatawag na new humanity. Kung saan ang Adan ay hindi na yung old Adam, but now, the new Adam is Jesus Christ. A new humanity. Yung new humanity na yon, hindi na yung tainted ng kasalanan. Yung new humanity na yon, ito na ay going to, it's now going to be perfect. It's now going to be restored, no, to what it originally was before sin entered the world. Alright? That's why Paul was saying, ito, no, ito yung totoong original blueprint ng Diyos para sa lalaki at sa babae. Pag tiningnan niyo po ang Revelation, kasi pag so talaga ba? Sa future ba? Talagang wala na bang distinction? In Revelation 5:10, sabi ng Diyos, sabi rito, "You've made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth." Alright? So both will reign on the earth. Wala na pong case pagdating sa gender. So ngayon, ito naman, may tanong na naman ulit, no? May tanong na naman ulit yung mga complementarians. Tulad po ni Nancy Lay DeMoss, sinasabi niya, eh sabi sa Genesis 2:18. Diba ang sabi rito, puntahan natin yung Genesis 2:18.
Sabi po roon, wala ulit. Okay? Alright. Hindi, yung scripture, ay wala. Ay, hindi ko nalagay. O sige, okay lang. The Lord God said, "It's not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Sa premarital counseling, pinag-uusapan natin to, di ba? Lagi. Help meet. Okay? Nagkaiba na nga. Helpmate nga. Helpmate pala talaga yung original nun. Yung babae, helpmate siya. Helpmate. Kasi sabi sa Genesis 2:18. Okay. Mag-explain tayo ng words. Ang mga kapatid, yung helper dyan, hindi ibig sabihin assistant. Okay? Hindi ibig sabihin assistant. Kapag sinabing helper, assistant, hindi po yun ibig sabihin. Helper, suitable, come from the Hebrew words, azer kenegdo. Okay? Azer kenegdo. The Hebrew word for the word helper is azer. In the Bible, the word azer is never used to describe someone who is a subordinate. In its 20 appearances in the Old Testament, 17 uses of azer refer to God as our helper, his role as rescuer, savior, protector. All right? The other 3 uses of azer refer to a military ally. Got mabi? Yung helper. Yun po lang, yun yung uses nito. Ano po? When we speak of God as our helper, we're not saying that God is our assistant or that God is our subordinate. Rather, we are acknowledging that God is our strength, that God is our power. Lord, you're my helper. No? Pag sa military ally, wow, ba't ko military ally yan? Ang daming weapons niyan eh, ang daming mga kanyon niyan eh, military ally, ang galing yan sa defense, etc., etc. So it's about power and strength. What about the word kenegdo? Yung word na suitable. Kenegdo simply means in front of, no, nasa harapan mo, opposite mo, facing mo. So it means you have a power in front of you. Ibig sabihin, when someone is in front of you, it is a man's equal or a man's match. Okay? Magkaharapan kayo. Ibig sabihin, no, may term tayo, nakahanap ka ng katapat mo, no? Diba? Pag ginamit mo yung idiom na yun sa Pinoy, nakahanap ka ng katapat mo, nakahanap ka ng same mo ng katigasan ng ulo, kunyari. Same mo, for example, ng ano, same mo sa kalokohan, same mo sa pag-iisip, nakahanap ka ng katapat mo. Diba? Na equal kayo. Alright? Siyempre, hindi naman natin iisipin na yung babae, katapat ng lalaki in a negative sense. No? But what we're saying is this. On the basis of an examination of all the Old Testament uses of these words, Semitic language specialist David Freeman concludes, when God creates Eve from Adam's rib, his intent is that she will be, unlike other animals, a power or strength that is equal to him. In other words, Adam is not superior, and Eve is inferior. They are equals. Amen po. They are equals. So, okay na tayo, Nancy Lay DeMoss. All right. So, di ba? Exigit din pag may time. Di ba? Kasi simple lang naman yung Azer Kenegdo. Now, alam nyo po, may isa akong nabasa, sabi doon, hindi kasi namin ma-explain eh kung paanong ang babaeng pastol sa loob ng bahay, submitted siya sa asawa niya, tapos pagdating sa church, all right? Alright, siya yung nagpipreach. Diba? So, paano nangyari na sa loob ng bahay, ang head ng household, yung lalaki. Tapos, pagdating sa loob ng church, ang head, yung babae. Nako, alam nyo, madali lang explanation. Sino nagsabi, lalaki man o babae, na ang pastor ay head? Brethren, si Jesus ang head. Ano po, hindi po yung pastor ang head.
At saka po, hindi po yun, ano po yun, apples and oranges po yun. Ano? Kasi po, ang relationship ng husband at saka ng wife ay sinasalamin nito yung relationship ni Jesus Christ at nung church na wife ni Jesus Christ. Hindi ko naman kayo wife. Diba? Hindi ko naman kayo asawa kasi part ako ng bride. Wow, praise the Lord. Tama po, part ako ng bride. Mga kapatid, ang nagpapasunod sa inyo, hindi ako, ang banal na spirito. Ano po, yung kapangyarihan po na nag-change sa atin, na nag-regenerate sa atin, hindi po dahil lalaki ka o babae ka. Sabi nga, di ba, Apollos is nothing. Paul is nothing. Only God is everything. Because only God makes the plant grow. Di ba? Merong ano po, may nagtanim, may naghukay, may nag-ani, pero sino nagpalago? All glory goes to God. Walang merit dun sa gender. Ngayon, ito po, ano po, yung truth, kahit na sinong lumabas man yung John 3:16 sa bibig ni Bernard, John 3:16 yun. Pag lumabas sa bibig ni Angie, nag-iba ba? Hindi. John 3:16 pa din. Alright? Wala pong pinagbago. Ngayon sa relationship namin ni Brother M, brethren, I am 100% submissive to my wonderful, beloved husband, even if I preach to you. It doesn't change how I feel towards him, how I treat him, how we relate to each other. Naintindihan po natin, walang pagkakaiba. Ano po? Kasi pag umuwi naman ako sa bahay, wala naman akong pulpito. Alright? Pag magkasama naman kami, ano po? Pag magkasama naman kami, ako si Anna, housewife, na babae, na asawa po niya. At kahit na nandito sa church, pag sinabi ni Brother M, uwi na tayo. Kahit gusto ko pa makipag-chismisan kay Sister Angie, uwi na kami. Diba? Pag sinabi niya, uwi na tayo, kahit gusto ko pa makipagkape sa mga young adults, uwi na kami. Diba? Bakit po? Kasi wife niya ako eh. Pero ganito po, kapag sweet-sweet, meron tayong kailangan counselingan. May pupuntahan tayong bahay. One time, inabot kami ng alas 10 ng gabi. Meron kaming kinounselingan. Ano po? So ngayon, ano yung mangyayari? Sige, kapunta natin. Naintindihan po natin. So, meron po kaming ano, mutual submission sa isa't isa. Walang conflict. Amen po. No, wala po siyang conflict. Kasi mga kapatid, hindi akong head nyo. Excuse me. Okay? Si Jesus yung head. Kaya po tayo magkakaroon ng membership class. Explain po natin doon yung distinctives po ng ating church. Siyempre, yung mga nandun na rin yung usual things na pinag-uusapan kapag member. So, hindi ko po ikikwento lahat yung mga nakalagay dito. Ano po? Kasi gusto kong i-reserve yon para sa Feb 25 natin na membership class. So, ano yung mga ilo-look forward natin? Pero gusto ko nang sabihin sa inyo na hindi natin kinakaligtaan itong mga bagay na to. Some additional points that probably are playing at the back of your head. What about Genesis chapter 3, verse 16? Okay? To the woman, he said, your desire will be for your husband and he will rule over you. Oh, diba? Nakalagay, he will rule over you. Meron pong tinatawag na descriptive versus prescriptive. Hindi po ito rule or commandment. Ito po ay dinidescribe ng Diyos, parang pinaprophesy ng Diyos, kung ano na yung magiging epekto ng kasalanan sa relationship na ngayon ng lalaki at babae. Okay? Dahil pumasok ang sin, hindi na ito kapareho nung kanilang equal standing at status nung Genesis 1:27. Kasi ano po? May sin na eh. Trampling of the weak, oppression of the weak. Ano? May sin na, nandun na yung self. So, yun po yung change. Subordination is the result of the fall of man. It's not a commandment of God. Oh, ito na! Nako! Yung iba may ano, hindi niya pa sinasabi yung 1 Timothy chapter 2. Okay? Sabi sa 1 Timothy chapter 2, Pastora Ann! Okay? So, hindi siya mahirap explain.
Hindi siya mahirap explain. 1 Timothy chapter 2, verses 11 to 14. But I do not allow a woman to teach or exercise authority over a man, but to remain quiet. For it was Adam who was first created, and then Eve. And it was not Adam who was deceived, but the woman being deceived fell into transgression. You know, I was, na-quote na sa akin itong verses na to ng ilang beses. Totoo po yun. Sa YouTube natin, meron doon mga nagpapatahimik. Be quiet, you're a woman. Yun sa mga videos natin doon. Ano po? You're out of line, woman. Ano po? So, sanay ka na habang tumatagal. Nasasanay ka na. Alam nyo po, yung nangyayari ngayon sa panahon natin, yung tinatawag nilang disinformation. Ano yung disinformation? Kukuha ka ng video, alright? Tapos isa-splice mo yung video. Kukuha ka ng certain statements, alright? Tapos ilalagay mo siya sa social media. Tapos so ngayon, yung position or yung convictions or whatever it is na sinabi ng person na yon, alright, it's as if napakasama na niya, no? Dahil sinabi niya to. Pero actually, in-splice mo kasi yung video, hindi mo binigay kung ano yung buong context. So pag sinabi mo ito, binasa mo itong 1 Timothy chapter 2 ng superficial lang yung pagbabasa mo, so sasabihin mo tuloy yan, oh, di ba, bawal. Mga kapatid, kaya tayo expository dito sa church. Diba? Na kahit yung mga complementarian, sinasabi niya, dapat expository. Bakit po? Kasi lagi mong iisipin, ba't sinabi yun ni Paul? Bakit niya sinabi o sinulat itong mga bagay na to? Ano ba nangyayari dun sa church na yun? Okay? Ba't niya sinabi to? For example, sa Galatians, sinabi ni Paul, "You foolish Galatians, who has bewitched you? Sino nang kulam sa inyo?" So sasabi mo, sabi na, malabo yung si Paul eh. May temper problems yung si Paul eh. Alright? Hindi, titika muna. Ano yung context? Ba't niya sinabi yung "you foolish Galatians, who bewitched you Galatians"? Meron siyang background. Ngayon, kung ang isang bagay po, iti-take natin as it is, alright, na hindi po natin, lalo na sa epistles, no? Kasi sinulat yan para sa church eh. When you take things as it is, without studying the ancient context or the ancient background, alam niyo po, dapat lahat tayo ngayon nakabelo. Kasi utos yun eh. A woman should wear a veil. Ano pa? Pag nakikita-kita tayo, dapat po nagbebeso-beso tayo lahat, lalaki sa babae. Kasi sabi ni Paul, greet each other with a holy kiss. But why don't you do that? You don't do that because you know it's cultural. You don't do that because you know that that was part of a certain context in ancient times that they greet each other with a holy kiss. We understand, no? There are a lot. Now, when we study 1 Timothy chapter 2, alright, when you study 1 Timothy chapter 2, first and foremost, basahin mo yung buong letter. Ano ba yung problema ni Timothy dun sa church ng Ephesus? Ang problema niya, false teachers. Ano ba yung context ng Ephesus? Ang context nila, marami silang mga members na dati silang, ano, mga tagasunod ni Artemis the goddess. Marami dun sa mga yon, mga priestesses sila na sila yung nagtuturo dun sa mga pagans. Ano pa po? Pag inaral mo to, itong 1 Timothy 2, pag mong kakaligtaan, intindihin mo yung Gnostic heresy. Okay? Ngayon, when you look into all of those things, kung ako si Paul, sasabihin ko din to. Alright? Kung ako si Paul, sasabihin ko rin to. Bakit? Kasi yung Gnostic heresy, ang turo nun, na unang kinreate si Eve. Alright? Ang turo nun, si Eve meron siyang mystic revelation. Alright? That makes women more powerful, makes women more special. No? Do we get it? So I will not go into the details. But what we're saying is, this is purely a local situation. Now, again, when you find something like this, always look, ano ba yung tinatawag nilang, pasensya na kayo ha, gagamitan ko kayo ng term, hermeneutical priority. Ibig sabihin, ano yung mas mataas, alright, o mas nauna na utos ng Diyos. So, kailan ba sinulat ang Galatians? Between 47 to 53. Kailan sinulat ang 1 Timothy? Mamamatay na si Paul. In the 60s. Alright, so, how could Paul contradict himself when he said neither
nor male and female. And here, no, and in all his letters, he would keep talking about his co-laborers with Christ. Many of them are women. Yun yung dahilan kung bakit our women's group is called Priscilla. All right? Priscilla was a Bible teacher. He was a mentor of a pastor. That pastor's name is Apollos. Yun yung ibig sabihin ng Priscilla. No, kaya nung inintroduce kami dun sa sila, dun sa wedding ni Maan, the Priscilla Women's Group, akala mo dance group eh. The Priscilla Women's Group, say a little prayer. Tawa kami ng tawa kasi kung alam mo lang kung sino si Priscilla. Diba? Kung ano siya. O, last na lang. Ito, madali lang to. E paano na yung Ephesians 5? Kinokontradict ba ni Paul yung sarili niya na sinabi niya, wives, submit to your husbands. May premarital counseling kami mamaya nila, Emmy tsaka ni Chan. So, shoot na shoot ito. Okay? Alam nyo, napakaganda nito. Bakit? Again, sabi po nung si Dr. Mel Bamagay, no? gusto kong i-quote kasi hindi siya yung nag-analyze. Ephesians 5:21-33, it's not creational. It's Christological. Ano ibig sabihin? Hindi binabase yung submission ng babae sa lalaki based on the order of creation. Hindi yun gagawin ni Paul. Yung Ephesians 5:22-33, ito ay nakapaloob saan? Sa verse 21, kung saan sinasabi, submit to one another out of reverence for Christ, kung saan sinasabi, nakakulambu siya, na lalaki at babae nagsasubmit sa isa't isa, at ang relationship ng lalaki at saka ng babae ay relationship na sinasalamin nito na si Jesus yung husband, yung church, yung wife. It's Christological. It's not about men were created to lead and women were created to be subordinate. Alright? Kaya nga we were explaining, di po ba, na napaka-Christ-like ng attitude kapag ang wife nagsasubmit siya sa kanyang husband kasi alam naman niyang equal sila. Alright? Pero nagsasubmit siya kasi yun ay trait ng Panginoong Jesus na bagamat siya ay only begotten Son of God, but He obeyed God even to the point of death on a cross. So when wives submit to their husbands, it's not because they are inferior, they were created to be subordinate, it is because it is Christ-likeness. Alright? So dito na tayo nagtatapos. Salamat sa Diyos kasi naturo ko rin ito. After 10 years. So, glory to God. Tumuyo po tayong lahat. Let's come before the Lord in prayer. Our dear loving Heavenly Father, thank you so much, Lord, for your grace today. You upheld us with your mighty hand. You upheld, Lord, the glory of your holy word. We thank you, Father in heaven, for the truth. We thank you for scriptures. Thank you so much, O Lord God, that you are the one who truly shepherds your flock. Maraming marami pong salamat, Panginoon, pagkat kayo po, Panginoong Jesus, ang ulo ng inyong iglesia. Kayo po, Panginoong Jesus, ang head, O Lord, ng gospel of grace. Salamat, Panginoon, O Lord. Wala kaming dapat ikapangamba o ikatakot, Panginoon, o i-doubt sa aming puso at sa aming isip na makinig ng salita ng Diyos, O Lord God, Panginoon. Lord, salamat, wala kaming doubt, wala kaming takot, Panginoon, anuman ang aming pong cultural background, anuman po ang aming kulay o lahi, anuman ang aming lengguahe, Panginoon, we do not have to feel either superior or inferior because we are all equal and one in the sight of God through Christ. Maraming marami pong salamat, Lord, for upholding us today. We give you thanks and praise. And Lord, it is indeed our prayer na dumami pa po lalo ang mga manggagawa ng Panginoong Jesus sa kanya pong ubasan. Indeed, Lord, we pray that you will raise up Onesimuses.
you will raise up, O Lord God, Lord, servants, O Lord of God, Lord God, regardless of the social categories. Father God, ito po ang aming panalangin, Lord God, that you will indeed unleash, O Lord, your truth, your power, your giftings, Lord, in the midst of your church, O Lord. For our giftings were given not for ourselves, but they were given for the glory of God. Maraming marami pong salamat, Panginoon, O Lord God, for everything comes from Jesus Christ. Everything comes, O Lord God, because the blood of Christ has made us one. Nagpapasalamat, nagpupuri, Panginoon, maging sa grasyang bigay ninyo sa aming lahat na umupo at makinig sa oras na ito, O Diyos, at amin pong, Lord, amin pong, Lord, ipaliwanag, Panginoon, ang mga talatang ito. Lahat ay galing sa inyo, lahat po ay dahil lamang sa inyong banal na Espiritu. Maraming maraming salamat at gamitin niyo po, Panginoon, kaming lahat. Lord God, dalangin ang iyong mga kaloob, O Lord God, ay tunay, Panginoon, O Jesus, na maging mas pronounced pa po, Panginoon, sa inyo pong church. Father in heaven, we give you thanks and praise for how your truth sets us free. As we go our separate ways, Lord Jesus, we pray, Father in heaven, for your grace, Lord, the abundance of your blessing and power, O Lord God, to fill each and every one. We pray, Father in heaven, for unity, Lord God, here in the church, and for unity, Lord God, inside our homes. And all of this is only possible as we submit to the Lordship of Christ who clothes us. Salamat, salamat po, Panginoon. Father God, even as we, Lord, as we give our tithes, O Lord God, yes, we give, O Lord, from a heart, Lord, of gratitude and worship, acknowledging that everything comes from you. And may, O Lord, indeed you will continue to bless and prosper, Father God, the advancement of your kingdom through the gospel. Salamat, salamat po, Panginoon. We love you, we worship you, in Jesus' most precious and mighty name. This is our prayer. Amen and amen.